Kumusta sa ating mga grade 8 student? Welcome sa School Career 101. Sa video na ito ay pag-aaralan natin ang Araling Panlipunan Kasaysayan ng Daigdig, Araling 8, ang Heograpiyang Pantao. Kung bago ka sa aking YouTube channel, huwag kalimutan na mag-subscribe sa School Career 101 para sa panibagong updates, mga aral video at Araling Panlipunan Grade 8 Crash Course o iba pang mga crash course sa Araling Panlipunan sa future. Magsisimula tayo sa ating talakayan at ito ay ang Heograpiyang Pantao bilang bahagi pa rin sa pag-aaral ng Kasaysayan ng Daigdig kabilang under sa Heograpiya. Tampok sa aralin na ito ang Heograpiyang Pantao at ito ay magtutuon muna tayo sa wika. Isang paglilinaw muna kung ano ang Heograpiyang Pantao. Ang Heograpiyang Pantao ay sumasaklaw o sa Ingles ay tinatawag na human geography. Ibig sabihin, ang mga saklaw ng Heograpiyang Pantao ay ang pag-aaral sa mga sumusunod. Una ay ang wika, pangalawa ay ang relihiyon, at ang pangatlo ay ang lahi at ang pangkat etniko. Ngunit, sa aralin muna na ito ay pag-aaralan muna natin o tatalakayin muna natin ang tungkol sa wika. Narito ang ilan sa mga kaalaman tungkol sa wika na dapat mong tandaan. Mga kaalaman tungkol sa wika. Una, itinuturing ang wika bilang kaluluwa ng isang kultura. Pangalawa, nagbibigay ito ng pagkakakilanlan o identidad sa mga taong kabilang sa isang pangkat. Pangatlo, may 7,105 buhay na wika sa daigdig. Pang-apat, ginagamit ang wika sa daigdig ng mahigit 6 billion ped katao. Panglima, nakapaloob ang mga wikang ito sa tinatawag na language family o ang wikang magkakaugnay at may iisang pinag-ugatan. Pang-anim, tinatayang mayroong 136 language family sa buong daigdig. Ano-ano nga ba ang pamilya ng wika? Narito ang sumusunod na pamilya ng wika na dapat nating tandaan. Ang ating talahanayan ay mahahati sa apat. Una ay ang pag-alam natin tungkol sa pamilya ng wika. Pangalawa ay ang bilang ng mga buhay na wika sa pamilya ng wikang ito. At ang pangatlo ay ang bahagdan ng mga nagsasalita sa nasabing pamilya ng wika. At ang mga sumusunod ay ang mga bansang gumagamit ng wika. Una ay ang Afro-Asiatic. Ang Afro-Asiatic ay may tinatayang 366 na buhay ng wika. Ang bahagdan ng mga nagsasalita nito ay umaabot ng 5.81. Kabilang ang mga bansa na nagsasalita sa wikang ito ang Algeria, Bahrain, Cameroon, Chad, Cyprus, Egypt, Eritrea, Ethiopia, Georgia, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kenya, Libya at iba pa. Ngayon ay pupuntahan natin ang pangalawang pamilya ng wika at yon ay ang Austronesian. Ang Austronesian ay may tinatayang 1,221 na buhay na wika. Ang bahagdan ng nagsasalita ng wikang ito ay umabot ng 5.55. Ang mga bansa na nagsasalita ng wikang ito ay ang mga sumusunod. Nariyan ang Brunei, Cambodia, Chile, China, Cook Islands, East Timor, Fiji, French, Polynesia, Guam, Indonesia, Kiribati, Madagascar, Malaysia, Marshall Islands, Mayotte, Micronesia, Myanmar, Nauru, New Caledonia, New Zealand, Niue, Northern Mariana. Ang pangatlong pamilya ng wika ay ang Indo-European. Ang Indo-European ay may tinatayang 436 na buhay na wika.
Ang bahagda ng mga nagsasalita ng wikang ito ay umaabot ng 46.77. Ang mga bansang gumagamit ng wikang ito ay ang mga sumusunod na makikita din sa talahan na yan. Kabilang dito ang Afghanistan, Albania, Armenia, Austria, Azerbaijan, Bangladesh, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Canada, China, Croatia, Czech Republic, Denmark, Fiji, Finland, France, Germany, Greece at iba pa. Ang pang-apat na pamilya ng wika ay ang Niger-Congo. Ang Niger-Congo ay may tinatayang buhay na wika na 1,524. Ang bahagda ng mga nagsasalita ng wikang ito ay umaabot ng 6.91. Ang mga bansa na kabilang sa pamilya ng wikang ito ay ang Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo, Cote, Cuba, Democratic Republic of Congo, at iba pa. Ang sunod na pamilya ng wika ay ang Sino-Tibetan. Ang Sino-Tibetan ay binubuo ng 456 na buhay na wika. Ang bahagda ng mga nagsasalita nito ay umaabot ng 20.34. Ang mga bansang gumagamit ng wikang ito ay ang kabilang ang Bangladesh, Bhutan, China, India, Kyrgyzstan, Laos, Myanmar, Nepal, Pakistan, Thailand at Vietnam. Ating uulitin ang mga sumusunod na pamilya ng wika para sa pagbabalik-aral. Ang mga sumusunod ulit na pamilya ng wika ay ang Afro-Asiatic, sumunod ang Austronesian, sunod ang Indo-European, sunod ang Niger-Congo, at ang panghuli ay Sino-Tibetan. Sana ay naunawaan mo nang mabuti ang pamilya ng wika. Ngayon ay magkakaroon tayo ng pagsubok o refleksyon sa pagkatuto. Narito ang mga gawain sa pagkatuto. Unang katanungan, ano ang ibig sabihin ng hiyograpiyang pantao? Ano ang pagkakaiba nito sa hiyograpiyang pisikal o pisikal na hiyograpiya? Pangalawang katanungan, ano-ano ang saklaw ng hiyograpiyang pantao? Ipaliwanag ang bawat isa. Pangatlo, bakit mahalagang pag-aralan ang wika? Maraming salamat. Huwag kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel School Career 101. Pinuulit ko, pwede mong i-click ang icon below sa video at nandoon ang playlist section at piliin mo ang Grade 8 Araling Panlipunan para ikaw ay makapag-review kung meron kang mga upcoming examinations o major exam. Maraming salamat at huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ito ang Araling Panlipunan Grade 8 at magkita-kita tayo para sa Aralin 9.